Kabalen, kakalguran at kapatad, kumusta kayo po? Balwan niyo po, eta mo alingad, karasking manyaman na pamangan at gelingan kem pamagluto, itamong kapampangan, malwata na pong ginawang lagyo at patuloy ang maglakwang tatak keng larangan na iti. At mong pisabiyantala rin kapampangan na may patutukan iti, eya po maging kumpleto yung listahan na yan nung etaya pisabyan ing meto nga Maritel ni Vera na ning kabalen. Palagi ko po, ayulahan nyo na nung nanong iyampang kungeni ke kayo. Nyabuste nyo po na keng lagyo na ning kana kung kaya ding inismaw akino, iyampang keke kayo ing manyaman na kwentuang kapampangan and that is literally and figuratively speaking. Buste nyo pong dalada kayo keni keng SM Megaball branch na ning kabalen para po abalutaya ing kwento, panina, pangarap at tagumpi na ning metong Maritel ni Vera. So nano pa pong gagawan nyo? Tumutok na kayo at makiabe keng manyaman na kwentuang kapampangan dahil baloy naman po, miayaliwaman ng lupa, miayaliwaman ng storya, miayaliwaman ng paninap, pero metong mu ing dengalan. At yan ing panga kapampangan. At manibatan mo yan keng kayabe kong imismaw akino at ing kayong kayantabe ing mamareyo mang kenimukeng personalan. Let's go! Kakaluguran, kalupa na po rin kaya nga po kuke kayo, iyang pangkepo at tunggiantaya yung die, paninap at tagumpe na ning meto nga Maritel ni Vera. Ayan, Miss Maritel, kumusta ka? Nayap naman po. Kapormalan ni po, ne? Okay, so, a lot of people do not know that yung tatang mo is an Ilocano. Pero ima, yung talagang full-blooded kapampangan. So, let's go back a little further and trace your roots bilang metong tunay anak na ning lalawigan Pampanga. Ninurima apo pa ninurita tatang at nanoy karelang kabiyayan ka nito? Okay, ima ko linipat la king Angeles taga kekelang baryo. Lagyo na nitang baryo Sapang Mesa. Sapang Mesa. Sapang Mesa papunta Magalang. Uh-huh. So, linipat la Angeles, imako, rampopay, rempe nga rin na yapo ko. Mm-hmm. Apo kong Julia Torres. Mm-hmm. Imako'y Esther Ochoa. So, would you say na keng pamilya, you grew up living with a family of entrepreneurs na magaling keng kabiyayan, biyasa keng kabiyayan? Yeah, that's my mother and my apo, apo mm-hmm. Julia. Karela ko ikwa, I acquired ang being masipag entrepreneur siguro. Mm-hmm. I think, ne, kasi tuki-tuki ko kanita ka nga po ko, kalola ko, hepo, at ang atin yung maglako yung paninda, manyingil yung kareng suki na. So at an early age, may expose na ka kayo? May expose ko. Nino naman yung biyasang magluto keng pamilya? Kasi I understand, ika, aminado ka na niyang mumuna, kabiyasang magluto. Yes. Ima ko ang poyapo ko. Mm-hmm. So, yapo ko mahilig yung magluto, tapos lalako na, pamisalina. Ima ko, mahilig yaraman magluto. Uh-huh. So,
ikit ko ita habang... So is it safe to assume na although technically kadyasang magluto, manyaman ka batal? Ito yung expression na rin yes. Kamampangan eh. Wow, wow. You would know nung impamangan manyaman yung aliya. Yes. Ito yung kaita mo, specialty ta mong Kapampangan. Ito yung taste buds ta mo. Uh-huh. Nyapin yung pati sinabi dang, ah, Kapampangan food yan. Masarap yan, adang agad, dali. So it's more on kasi our taste. Itong taste tamo, itong taste buds ta. So, kumusta yung pamagdagol mo kay Angeles? Kumusta yung teenage years mo? No ka rin kami mag-aral. Kumusta? O did you live a very normal life? Or very regimented na ating oras para sumaup karima, kariapo? Or very normal pa mo rin? Okay, I cannot say it's really normal as normal. Kasi imako, ang poitatang ko, may kilala la Manila. Nyama ka, may bayad ko Manila. Huling yung father ko, Ilocano yun. Uh-huh. And then, imako, ninipat na kami ng Pampanga. So, minuli kami Angeles City. Yahera na ka pala, panak ka pa mo. Linipat na kami Angeles City. At ima ko masipag yaya. Maging single mother yung magparagol kaya kami. Yung i-father ko, eh, tinuki kaya kami Angeles. So, ikit kong makananya kasi pag ima ko. Pero pag-aaral na kami rin kayang santing school. For me, Holy Family Academy, karin ko may garal hanggang mayaring high school. So, masaya ako ka rin. Marakal ko atutunan ang pong reng kaluguran ko. Hanggang ngayon, ikaluguran ko na rin. Kaklase ko na talagang full-blooded Kapampangan lang ang natsuna pa hanggang ngayon ka rin. Okay, so your first exposure keng talagang pamanalan business was during the early 70s. Anyang talandaing bahay pasalubong, Quezon Machias. My first exposure is high school cooking Holy Family. Bala mo, imagine da ka nung nanindihan mo. During break ba magtinda? Wow! Third year, fourth year high school ko. Kami nga doon itong best friend ko, Gigi. Minta kami divisoria. May manyali kaming fashion sing-sing. I-engrade day itong logo ng lagyo mo. Tapos, pamisali mila ka rin kaklase mo. Really now? As in third year, fourth year? Makanta na yung during that time? Yes. Tapos, eventually, maging underwear ta, divisoria, magbiyahe kami. Ang kakarang teacher ko, magbenta ako karelang. And you were getting plus points. Pota nga tinlang discount ka rin, underwear da rin, teachers. Okay, so, naning reaction da rin ma, anya nga that very young age, atin na kang bala mo, entrepreneurial spirit, entrepreneurial ability. Bala mo, masyado na kang stubborn yata na at a young age, mumunta na ka divisoria para kanyaling makalining gamit. Actually, balo mo, for them, normal yun ito. Kasi, it's not that age kung may gumpisang mag-business. Anyang makialong ko, makatok ng yay apo ko king San Ignacio at inyang bale, dutong ka rin. So, palagi ko nga tsokang lola ko eh. Eventually, pati kare kakyalong, ate tipon ko marakala comics, marakala goma, bibenta ako na lanak ko pa. So, para karela, okay ya ito, normal ya ito, kasi ilang makanya nagagawan. So, buri nang sabihin, anak ka pa mo, biyasa na kang gawang pera. Kasi, yapo. Biyasa na kang talent pera. Yes, I can say what. Mm-hmm. So, makanano naman, Mirasketang, you were asked to handle itang bahay pa sa Lubong Keng. San Machias. Dakal ka rin kay katamang taga-panal din na atatandaan ang depa yung bahay pa sa lubong ita King San Machias. Yes, itang bahay pa sa lubong King San Machias is one of the most famous restaurant during that time, 1978. Uh-huh. I remember. Kasi ka rin ko talaga may biyasa. On the other hand kasi, I married at a very young age. I was 17 years old. Uh-huh. And inga pang asawa kong Chongson from San Fernando at ineng bahay pa sa lubong ang mamani sa so 1-year-old bahay pa sa lubong. So I was forced to go to run the business with him. When you say you were forced to run the business with him, kumbaga it may persa ka rin, wala nang aliwang choice kasi nino pa mo isumaup kay ngabe mo nung aliway ka. Correct. No regrets. No regrets. Mm-hmm. No regrets. So, describe your typical day kay bahay pa sa lubong anyang 1978. Okay. While I was very young, may garal ko. I continued my college in Assumption. Uh-huh.
So, mag-aaral ko kapag kaiba ning klase, mag-duty ko. Mag-duty kong around mga 2 o'clock. Naningat pa na ako. Ang ganang bengi. Hanggang mga 7, 8 o'clock. Itang in-between naman, ingabe ako yung magbanteke ang tindahan. So, ako, kahera ko, pwede ko rin sumawop mag-serve. Pwede ko rin manos pinggan. And during that time, akakasabi mo la rin suppliers. And yes, and then supplier, akong kasabi doon. So, ito ka rin na may kumpisitang you were able to make Bahay Pasalubong a one-stop shop, daring niya ayaliwang delicacies from all over Pampanga. Yes. Kanina niya idea ito? Yapin ang pinaka-concept na nung Bahay Pasalubong sa amin ng dalawang mag-asawa at that time. So, yun ang kaya tinawag mong Bahay Pasalubong. Click na click kita during that time. Ring artista lang mamumunta. Alam, pwede mamunta ka Baguio, ka rin natutok na. Rin yata hanggang magbalik bayan, ka rin lang mumunta. Yes, pupunta north. From Manila to north, stopover data. Pilang banwa itang pamag-manage kayong Bahay Pasalubong? Would you remember? Do I count? And then, after Bahay Pasalubong, makanani yung may baitin ang idea na you saw the place kayong Olongapo-Gapan Road and may bait siya itang iluto ko. Yes. Nung mag-expire na yung lease, land lease yun eh, nag-expire na yon, so we have to move. So, bago yung daan nun, bayo yung tandalan ng Olongapo-Gapan Road. Mm-hmm. So, karin kami mag-decide na lumipat. During that time, yung OG Road was considered dead area. Aliyah pa makanta ka, ayah pa bustling. Aliyah pa. It is now, makanan na mong ikiting potential. I want to ask kasi, yung location is very, very important for a business. Eh. Mm-hmm. How are you able to feel na yung lugar ay ni mag-boom ya, this is the right place? When in fact, along stairs na nita, kanindala yata ugsereng salvage victims kanita, puro stalahi, may remember? Olongapo-Gapan Road kasi is connecting Gapan and going to Olongapo, mm-hmm. di ba? Parang intersection, mm-hmm. middle intersection. So, yun ang way mo, papunta ng Bataan, Olongapo, Subic. Mm-hmm. So, balang tutumbukan din ang mga biyahe. So, kung titingnan mo yung location niya, very ideal. Eh kami, may gadwang isip na kota, dying business. You just realize that ikimit ang potential na ng lugar. At that age, you're young, di ba? Feel mo, this is okay, you just do it. So, matapang. Oo. Matapang lang. O itang concept na ituro mo, iluto ko. So, para makakawani yakit ang image na ning Bahay Pasalubong, ayisip mi ang ituro mo, iluto ko. Mm-hmm. Na kareng, kasi kareng magbiyahing biyahero, ne, na bisang mangan, fresh, ating kaming asan ka rin, fresh, mabiyang bulig, dalag. So, ituro mo, luto mo. Ituro mo, iluluto namin. Bala mo, turo-turo style, pero turo-turo. Aliwa yung datang. Yes. With a different twist. Uh-oh. Medyo nilevel up yung bagya. Correct. Wow. Imagine, at that time, ela pa, may bait rin concept sa rin, pero aisipan mo na lang. Ay, naku. Medyo mabitin tamo po kayong first segment because dakal tapa po pipagkwentuan. E kayo po Maglipat Channel, magbalik pa rin po eh. Personalize. So it was an instant hit and I ikwa ko la rin magagaling retang kusinerang mga tua. How difficult was it for you to come up with the list na? Kasi kayong kanakalda rin lutong kapampangan. How did you know nung saan rin mag-click? Kasi for me, my work is my life. Akala ko dati hindi na ako makakapag-aral. Pero dahil sa mura ang tuition fee dito sa SICATS, unti-unti ko na natutupad ang aking mga pangarap. Ako po si Jason Quazon. I made the right choice. Honor student ako noong high school. Pero dahil sa hirap ng buhay, akala ko hindi na ako makakapag-kolehiyo. Buti na lang, nandito ang SICATS. Mura na ang tuition fee,
quality education pa. Ako si Angelica Pongko